ikawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng kanang Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya yung mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, pinananauli at pinahalagan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag na gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit, maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang maasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang taginit, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang
ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina na. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdarimit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa apag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at ang kanyang at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausawang tubig sa dulo ng kanyang daliri at pamaligin ang aking dila, palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa.
Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon namang Abraham, ipinapamanhik ko na inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalik na nila ang kanilang mga kasamaan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig natin yung kwento na sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, yung istorya po nung mayaman at ni Lazaro. Yung istorya po na nagbigay sa atin o magbibigay sa atin ng inspirasyon o maari magbigay sa atin ng inspirasyon ngayon pong panahon ng Kwaresma habang iniyahanda po natin yung ating mga sarili sa pagtanggap sa ating Panginoon. Habang inahanda natin ang kalooban, ang ating kalooban sa Kanyang muling pagbabalik. Ano po yung unang parte ng istorya? Yung mayaman at si Lazaro, nandun yung mayaman, kumakain, no? Nagpapakasasa doon sa kanyang kayamanan. At nasan si Lazaro? Nandoon sa pintuan. Nagaantay ng mga mumong mahuhulog mula doon sa mayaman upang may makain. Sa totoo lamang po, kung titignan nyo, wala naman pong naging kasalanan o ginawang masama yung mayaman. Wala siyang ginawang masama kay Lazaro, no, dun sa pulubi sa labas ng kanyang tahanan. Wala siya, hindi naman niya pinaalis, hindi naman niya minaltrato, nilait, wala siyang sinabi. Ang problema, wala siyang ginawang masama, pero wala din siyang ginawang mabuti. No? Nakikita niya si Lazaro na nandoon, pero si Lazaro, yung pulubing ito, nakikita niya parang hindi niya nakikita, no? Nandoon, pero nalalagpasan niya ng tingin. Bakit? Wala siyang pakialam. Ano yung malaga sa kanya? Basta ako may kinakain, basta meron ako, no? Basta nagagawa ko yung gusto ko, hindi naman niya ako ginugulo, okay lang, dyan na siya. No? Basta ako, gagawin ko yung gawain ko, gawin niya yung gawain niya. No? Kung nandyan siya, wala akong pakialam. At mga minamahal kong kapatid, nakakalungkot, ganito din yung pananaw ng marami sa atin. No? Basta, ako okay na ako, may kinakain ako, meron akong tahanan, bahala silang magutom, bahala yung mahihirap na yan. Kasalanan nila kung ba't sila naghihirap. Kasalanan nila kung bakit ganyan yung kanilang nararanasan. Hindi sila nagsumikap. No? Mga minamahal kong kapatid, hindi lahat ng mahihirap, no? Pinili nila yung ganung sitwasyon. Marami biktima ng injustice ng mayayaman, no? Pero regardless, marami sa atin ganun yung pag-iisip, no? Maliliit na nga ito mga kapatid natin dahil sa kanilang paghihirap na nararanasan, itinuturing pa rin natin silang mababa, no? Imbis na tulungan, ingat sa buhay. Kaya nga, katulad ng mayaman, ganun din, no? Yung trato ng marami sa atin dun sa mga kapatid nating nangangailangan, no? Minsan,
sumangkay ako doon sa isang, minsan sumangkay ako ng jeep, no, papunta ako ng Quiapo. No? At narinig ko yung isang babae na nagre-reklamo doon sa mga badyaw. Sabi niya, akyat ng akyat dito, hindi magtrabaho. Tapos ang dami niya nang sinabi. Alam mo, sabi nung katabi niyang babae, ang dami mo namang sinabi, hindi ka naman pala magbibigay. No? Medyo napatawa ako kasi totoo nga. Marami sa atin, opposite nung ginawa nung mayaman, walang sinabi. Yung iba sa atin, wala namang maitutulong, ang sakit pang magsalita. Hindi nga na nga magbibigay, imbis na manahimik, ang dami pang sasabihin. At sa simbahan natin, maraming ganun. No? Ang daming pinupuna, ang daming sinisita, ang daming nakikitang mali. Pero wala namang ambag. No? Hindi naman tumutulong sa simbahan. At nakakalungkot, mga kapatid, yung ganitong klase. No? Yung isa-isang banda, walang pakialam. No? Sa isang banda, may tila may pakialam, pero wala pa rin talagang pakialam. Bakit? Ano yung punot dulo nito? Yung sarili. Inuuna parati yung sarili. Ako muna. Dapat mabusog muna ako. Dapat yumaman muna ako. Yung sobra, yung tira-tira, yan yung mga sa nangangailangan. Ba? Ganun ba tayo pag tumutulong? Kung ano yung tira-tira natin, kung ano yung hindi natin maubos, yun yung binibigay natin. Di ba? Ganun naman. No? At nakakalungkot. No? Mga minamahal kong kapatid. No? Kung magkapalit kayo ng sitwasyon, na magkapalit tayo ng sitwasyon ng tao na nangihingi ng tulong, tayo naman yung gagawa ng hindi maganda. Kung ako po yung ganun, ang baba na ang tingin ko sa sarili ko, mas mababa pa. Bakit? Kasi hindi ako tarato, itinatrato na parang tao nung taong tumutulong sa akin. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, nakakalungkot, no? Yung unang bahagi, merong tao na nangangailangan, hindi mo siya ginawa ng mabuti, pero hindi ka gumawa ng masama, pero wala ka rin ginawang mabuti. Wala kang mabuting maitutulong, ang dami pa bang sinabi. At sa ikalawang bahagi, mga minamahal kong kapatid, narinig natin, no? Napakinggan natin yung ano yung sitwasyon kung bakit hindi makapunta yung mayaman o si Lazaro doon sa mayamang nandun sa impyerno. No? Sabi ni Amang Abraham, merong bangin sa pagitan at hindi makakaparoon ng makakapariya ng sino man. No? Isang pagpapaalala ito, mga minamahal kong kapatid, meron lang tayong isang beses, no? Na tsansa sa buong buhay natin. Eh Father, di ba po, mapagpatawad ang Diyos. No? Paulit-ulit po tayo nagkakasala, pinapatawad tayo. Sa buong buhay natin, isang pagkakataon. Maraming beses tayo makapagsisisi sa ating mga kasalanan, no? Pero isang beses lang tayo mabubuhay. At pag namatay na tayo, yung chance na yon tapos na. No? Binibigyan tayo ng pagkakataon habang tayo nabubuhay, ayusin, baguhin ang ating sarili, itama yung ating mga pagkakamali. Alam po natin yan. Alam natin sa ating konsensya, sa ating mga puso, ano yung tama at ano yung maling gawin. Ano yung dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin. Basic moral principle. At ano yun? Do good, avoid evil. Gumawa ng mabuti, iwasan ng mali. Huwag gumawa ng mali. No, kahit po hindi Kristiyano, alam niyang basic moral principle na yan. Kaya sa kaibuturan ng ating puso, itinim ng Diyos yan, alam natin na tayo dapat gumawa ng tama.
Kaya ibinibigay sa atin itong pagkakataon ng Diyos. Walang reincarnation, no? Tulad ng itinuturo ng ibang relihiyon, kung ikaw ay naging mabuti, sunod na buhay mo, no, tao ka ulit. Pag hindi, isa kang hayop, no? Wala pong ganong chances. Meron lang tayong isa. At pag namatay na tayo, yun na yun. Kung ano yung pinili natin, sinunod natin ang kalooban ng Diyos, no? Sabi dun sa unang pagbasa, pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, para kang isang, no, halamang nakatanim sa gilid ng batis. No? Hindi ka na kailangan mamroblema. Kahit magtagtuyot, hindi ka malalanta. Yun yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit na anong mangyari at dumating na unos, pag sinusunod niya ang kalooban ng Diyos, kahit na siya'y maghirap, no, hindi siya pababayaang matuyot sapagkat nakatanim siya sa Diyos, nakaugat siya sa Diyos, parang isang halaman na nasa tabi ng batis, punong-puno, no, ng nutrients, punong-puno, nandun sa malapit sa tubig, kaya hindi kailanman matutuyot, no. Samantala, sabi nun sa ating unang pagbasa, yun namang taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, parang halamang natanim sa isang tuyo na lupa, isang maalat, isang hindi matabang lupa. No? Tinanim, nabunga, namatay. No? Ganun po. No? Ipinapaalala sa atin, meron lamang tayong isang chance. No? Isang pagkakataon sa buong buhay na to. Makakagawa at makakagawa tayo ng kasalanan, totoo yan, dahil tayo'y likas na mahina, no? Pero kailangan natin manindigan. At pag nindigan tayo sa Diyos, no, tayo'y mamumunga. Kahit mag-ranas tayo na hirap, no, hindi tayo matutuyo, hindi tayo magagapi ng kahit anong paghihirap. Pangatlo, mga minamahal kong kapatid, yung sitwasyon ng mga kapatid niya, nung sinabi nung mayaman na papuntahin niyo na lamang po si Lazaro doon sa aking tahanan upang ipailala sa kanila na kailangan nilang magbago kasi ganito yung dadanasin nilang paghihirap. No, huli na ang lahat. No? Sabi ni Abraham doon, kung hindi sila makikinig sa sulat ni Moises sa kasulatan, hindi rin sila maniniwala kahit pumunta pa at bumalik doon yung namatay at magpakita sa kanila. Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, babalik tayo doon. Kahandaan ng puso. Anong ibig sabihin noon? Marami tayong pwedeng gawin upang masabi natin na tayo ay nananampalataya at naniniwala sa Diyos. Na tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Pwede tayo magsimba ng magsimba, magnobina ng magnobina, magrosaryo ng magrosaryo, pero sa katapusan ng buhay natin, parang hindi tayo na mag-usapan na ng palataya o hindi mas lumalim yung ating relasyon sa Diyos. Bakit? Dahil hindi handa yung ating puso at kalooban. Pwede ba yun mangyari, Father? Oo. Kaya nga sa bawat misa, sa bawat ating pagdalo, inihikayat tayong makinig. Inihikayat tayo na buksan yung ating puso sa Diyos. Kasi pwedeng habang ikay nagsisimba, yung isip mo, nandun na sa mga aalalahanin mo sa buhay. Sa gagawin mo mamaya. Ba't ka nagsimba? Masabi na nagsimba, nagpakitang tao lang. Kung yung efforts natin sa pagdadasal ay dahil lamang doon sa mga favors natin at hindi tayo na tunay na nakikipag-usap sa Diyos, pwedeng hindi tayo lumago sa pananampalataya. At tulad ng magkakapatid, nasa kanila na lahat, ang mga propeta, ang kasulatan, si Moises, gagawin na lang nila yung tama at hindi pa rin nila ginawa. Bakit? Sapagkat hindi totoo o wala sa kanilang puso at kalooban ng Diyos. Pagpapanggap lang ang lahat. Kaya nga sinabi ni Jesus ito sa mga pariseyo, di ba? Sabi doon sa unang bahagi ng ating mabuting balita, ikinuwento ni Jesus ito sa mga pariseyo. Bakit?
yung mga Pariseo, skriba, mga expert sa law, alam nila yung tama. Kaya nga nung nakaraan, sinabi ni Jesus ng ating Panginoon, sundin nyo yung kanilang sinasabi, pero huwag yung kanilang mga ginagawa, hindi sila mabuting halimbawa. No? Mabuti yung kanilang ginagawa, sumusunod sila doon sa kasulatan, pero anong problema? Lahat ng iyon, pagpapanggap. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, paalala sa atin ito. Nawa po yung ating lahat ng ginagawa, no? Ating pagnilayan, tignan natin yung ating mga sarili. Yung akin bang ginagawa ay dahil gusto kong sundin ang kalooban ng Diyos o para masatisfy lang yung aking sarili upang makilala lang ako bilang banal. Pero hindi naman ako lumalagos sa pananampalataya. Ito pong buong panahon ng Kwaresma, binibigyan po tayong pagkakataon ng Panginoon upang pagnilayan yung ating mga sarili. Tignan, no, yung ating mga sarili. Yung aking bang kalooban ay kalooban ng Diyos? Lumalago ba ako sa aking buhay pananampalataya? Lumalalim ba yung aking relasyon sa Diyos? O yung aking ginagawa ay para lamang maiangat ang aking sarili, makilala ang aking sarili. Alam natin yan mga minamahal kong kapatid. At habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, habang tayo nabubuhay, gawin natin ang lahat ng ating makakaya, ituwid ang ating mga sarili, sapagkat meron lang tayong isang pagkakataon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng dukha, lumapit tayo sa ating Diyos nagbabahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang ama anak sa mundo. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutoksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga materyal na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa Diyos sa mga personal nating kahilingan. Ilapit din natin ang lahat na nag-alay para sa misang ito at ang lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at abag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutiang loob. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Samot, humihingi
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 na paghahanda para sa pagkabuhay, upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa namang helin si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Iyat sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming bispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mala Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigding ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang bugupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami Diyos lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pininanibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Sa
sana. At tanggapin itong aming hiling, nais naming ikaw ay mahalin. Ama, iyong tanggapin, pasasalamat sa iyong harapan. Ang buhay mo ay inilaan, ang pag-ibig paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahan na ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitay po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin. Paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.